Hello, everybody. You know, for 15 years, Cinema One Originals has been producing groundbreaking, thought-provoking, award-winning, and world-class films. At sa pagkakataong ito, bigyan natin ng highlight ang mga filmmakers na patuloy na nagbibigay ng o nagtataas ng kalidad ng mga pelikulang Pilipino. We have with us our filmmakers for this year's festival. Magandang araw sa inyong anim. Nahihiyap sila. Nahihiyap ako. Medyo nangangapapa. But we have with us Eve Baswell. We have with us Kevin Dairit. We also have with us Nigel Santos, Denise O'Hara, Dustin Celestino, and Giancarlo Abrahan. So isa-isay na natin yung mga pelikulang inyong ginawa for this year. Talk to us about it. Sila-sila. What is it about? Well, Sila-Sila is a ghosting story. Oh my God, I just did that story in TV Patrol. Tungkol siya sa dalawang mag-jowa. So si Gabriel at si Jared. And then the film starts with their breakup. And a year after that, igoghost ni Gabriel, hindi lamang yung boyfriend niya, kundi lahat ng tao dun sa buhay niya. So even their friends. So parang mawawala siyang one year, tapos babalik siya. Tapos hindi niya alam kung babalik talaga siya dun sa buhay nila. Kasi parang kailangan, parang paninindigan ko ba yung pag-ghost ko sa kanila. No? Okay. Pero merong reunion. At ngayon, mapipilitan siyang harapin itong lahat ng to. So multo siya sa kanila, multo din sila nung nakaraan niya. Tapos kailangan niyang harapin to in this film. At tuklasin, ano nga ba? Interesting! Sino ang mga bida sa iyong pelikula? So, ang bida dito ay si Gio Gahol at si Topper Fabregas. Okay. Tapos kasama rin nila si Adrian Vergara, Bart Gingona, Fee Palmos, and introducing Dwayne Baltazar, but now as an actress. Puro theater people. Mostly theater people. Yes, so the names, familiar sa theater. Yes. Thank you, Gian. Dustin, ano naman ang iyong pelikula? Ang pelikula ko is Utopia. Okay. So, very simple lang naman yung premise niya. Madaming crimes na nangyayari sa Manila, but mm-hmm. tonight, merong mahiwagang kometa na good people survive, bad people die. Okay. So, I mean, yun yung basic premise niya, and it's based on a book by Thomas More. Yung Utopia kasi is about the perfect world. Ano ba itsura ng perfectong mundo? So we're trying to pose the question na if we lived in a perfect world in Manila, what should it look like? Right. Interesting. Sinong bida sa iyong pelikula? Ang bida namin ay si Enzo Pineda, Aaron Villaflor, and Joy M. Bascon. Pero sobrang dami nila kasi nandun din sila Richard Manabat, sila Brian C., Karen Yoshima, si Cedric Yuan. So, it's really an ensemble cast because I have over 20 actors. Wow! Lahat sila. Yaman ha, casting ha. Hindi, nabawasan yung araw. Dagdagan yung artista. Dagdagan yung artista. So, ganun siya. May mga, madami silang actors. May nakita na akong stills ng Utopia. Yung parang nasa police Aaron Villaflor. Tama ba? Parang naka-police uniform. Yes. Alright. Denise, ikaw naman. Kasi siya 20 actors na ako, dalawa lang. Hindi, actually, apat. May dalawa okay. Support, and then dalawa yung leads. Okay. Nandito ako. So anyway, yung tayo muna habang hindi pa tayo. Ito yung take namin na parang I hope we'll articulate ano ang dynamics ng mga millennials ngayon at paano nila i-articulate yung love nila, how okay. do they fall in love, ano yung tingin nila sa connection nila with someone. So, yung kwento just started with someone na nag-DTR lang. Okay. And then, anong nangyari nung nag-DTR? Parang, DTR is define the relationship. Yes. Oh, millennial. So, nag-DTR. Parang they've been going out na nag-DTR. So, yun. It problematizes yung necessity to label. Nalilessen ba yung love or what? So, yun siya. Kasi parang gusto ko rin ma-articulate paano ba magmahal ngayon ang mga millennials. Mm-hmm. Paano ang relasyon pa ba? Mm-hmm. Anong klaseng, yung nuances ng relationship ngayon ng mga nag-fall in love. So, these two people, nag-DTR, ano nga yung gagawin natin? Kailangan ba natin sagutin yan? Kailangan ba may label? Wala. So, yun yung kwento niya. It's that moment. And everything, all the emotional landmines na pagdadaanan mo in trying to define a relationship. Nakaka-relate ako dyan. So, kasi it really happens. Yes. So, diba? Ang bida ko dito si Jane Oineza and si JC Santos. Wow! Great actors, di ba? Yes. Sobra.
medyo nakarelate ako doon. Talagang minsan kasi haya natin, ganito na lang, di ba? Huwag na tayong pangalanan pa. Kasi, may, okay, wag na. Iba na yung kaya share ko eh. Iba na eh. Yours truly, Shirley. Okay, yours truly, Shirley is a light drama comedy film. It's about a 50-year-old widow na naniniwala na nagbalik yung dead husband niya sa katauhan ng isang pop star. Okay. Okay, and then go ahead. So it's really about moving on and letting go. So ang mga kasama po sa pelikula ay sina Mr. Jean Velasquez Alcacid, Sir Romnick Sarmenta, Sir Dennis Padilla, Miss Via Antonio, Skyla Bastilla, Miss Sunshine Teodoro, Elise Hosson, Bel Mariano, and introducing hashtag Right Carlyon. Mm-hmm. Yaman din ang pelikula nito. Dami rin talagang artista. Parang si Dustin din, di ba? Star-studded. Thank you, Nigel. Kevin? Yun. Yung movie namin, O, ang title, it's about modern-day vampires. Pero ano kasi dito yung vampires dito sa movie namin, hindi na sila pumapatay. Kaya sila ang pag-blend in sa society. Kasi wala silang ginagawang crime, wala silang pinapatay. Pero instead, para makasurvive, nagtayo sila ng mga business empire. Like yung main characters dito, meron silang funeraria empire. Okay. So hina-harvest na lang nila yung blood dun sa mga corpses. Oh. Tapos binibenta nila parang drugs. So para tong drug movie. Okay. Pero ang drugs is yung blood. Pero at the same time, kahit na comedy yung outer layer niya, it's actually a study of ano, parang emotional and psychological study ng people na hindi namamatay. Kasi yung isang character dito is just 75 years old. Kumbaga within human capacity pa rin to reach that age, right? Right. Pero at the same time, yung human friends niya is starting to die one by one. So hindi siya sanay sa young vampire siya. So hindi siya sanay sa na ngayon pa lang namamatay yung mga people around the character. Mm-hmm. So ayun, yung parang para sa kanya curse yung kanyang condition. Wow. Sino ang mga artista mong vampira dito? Hindi ko ma-define kung sino yung which is which yung vampire. Ay, okay, sorry. Kasi spoil agad pala. The characters are ano, Ana Luna, Jasmine Curtis Smith, Sarah Carlos, and Lauren Young. Alright. Eve, ikaw naman? For sure. Okay. Tia Madre, sino ang mga... Okay, Tia Madre ay tungkol sa mag-ina na yung anak, si Camille, na isang araw, na-realize niya na nagbago yung mom niya. Hindi na siya niluluto at masasarap na napaborito niya pagkain, hindi na siya ina-hug, hindi na siya kinikiss. Tapos, dahil sa hindi niya matanggap yung truth na yun, gumawa siya ng alternate truth na sa tingin niya ay tama. Okay. So it's about that. It's about actually two people not being able to accept the truth and then creating another truth na paniniwalaan. Wow! So, it's a family drama film, but also since sinusubaybayan natin yung kwento ni Camille ng bata on how she discovers na may something wrong with her mom, there's a bit of horror and thriller to it. So, ganun yung experience yung pelikula. Yes. Sinong mga artista mo dito? Ang artista ay si na Jana Agoncillo and si Miss Sherry Hill. Wow, iba din, ha? Sherry, I know, the Sherry Hill. Oh, diba? Okay, eto, anybody can answer. Gano'ng kahalaga yung, paano kayo tinulungan ng Cinema One or binigyan ba kayo ng freedom to really explore your story? Meron bang parang, anong, paanong tulong o paanong freedom ang nagbigay sa inyo? Anybody can answer. Kevin? For me, sa mga film festivals kasi Cinema One yung pinaka-generous sa grant. Okay. So, malaking bagay kasi yung meron kang movable budget to make a movie. Kasi, kahit gano'ng creative, kailangan mo talaga, it's an expensive passion eh. Tama. Movie. And, ang gusto ko sa Cinema One is, they don't care if you're established or a nobody. As long as okay yung material mo, bibigyan lang ng chance. Right. And, yun, sobrang helpful yun sa mga new filmmakers. Okay. Eh. Anybody who wants to add anything? Sa akin, ano, like, gusto ko yung merong creative consultant na binibigay. Mm. Kasi one of the most valuable for me as a writer na kailangan ko talaga is feedback. Kasi minsan, pag na-imagine mo yung kwento sa isip mo, since ako pa yung magdidirect,
sometimes you fill in the gaps. Okay. Na nabutas yung kwento tapos hindi mo alam kasi fill in the gaps na nung isip mo. So it's important to have really talented consultants to remind you na okay, ito alam ko nag-exist na yan sa isip mo pero hindi mo pa na-establish for your audience and you have to create a scene for that. So that's the most important for me. Galing. Diba? You need another creative ear. Mm-hmm. Diba? Another creative mind. Aside from your film, okay, dahil ang theme ng Cinema One Originals this year is Kaya Mo. Okay. So, kaya mo bang pangalanan ang pelikulang gusto mong panoorin aside from your film na kasama sa this year's festival? Yung pinaka-interesado kang panoorin. Aside from your film, pinaka-interesado kang panoorin. Ako, yours really, Shirley, kasi fan talaga ako ni Ate Rich. Ate Rich. I think yung magiging market mo talaga eh, yung mga Reginians eh, di ba? Tukling pa lang ako. Pinakanta ko na yung dadalhin. Ayan. Eve, ikaw. Gusto ko po yung, ano, yung O, oh, tsaka yung Lucid. Ah, Lucid. Kanina yung, film na Lucid. Kay Victor. Kay Victor. Okay. Kasi gusto ko rin yung mga vampires. Like, isa yung sa mga gusto kong panoorin. Basta pinakagusto ko yung What We Do in the Shadows. So, tignan, yung mga ganong bale. Mm-mm. So, narinig ko yung kung paano niya kinwento. Basta gusto ko lang. Interesting. Nice. Ikaw, Kevin, nung gusto mong panoorin? Ako, gusto ko yung ano, Utopia. Kasi, ang ganda ng stills nila. Tsaka, ano, nag-release sila ng mga set photos. Mm-hmm. Sobrang gusto ko yung ganong PD na, ano, yung parang crime gritty na PD. Mm-hmm. Sobrang, sa mata ko, sobrang eye candy no. So, Utopia, ang nasa listahan mo. Nigel, ikaw. Honestly speaking, lahat talaga. Kasi iba-iba. Pero, Naulahin ko yung sa first day, ganyan. Sila-sila. Kasi okay, fan ako ng mga obra ni Direk Gian. Fan talaga ako. Bata pa ako. Grabe! So yun, so pag may nilalabas sa lasyong pelikula bilang filmmaker sa Manon Alat, inaabangan ko talaga. Right. How young are you? I'm 28. Oh, 13 lang ako. Oh, diba? Kasi, Denise, ikaw. Isa lang? Yeah. Because I know naman you're gonna watch all the films. Mm, I'm sure of that. Mm. Pero yung pinaka top of mind. Siguro ang papanoorin ko sila-sila. Okay. For the simple reason na most of my friends are gay, so malamang yun yung group, ano namin. Parang taraan tayo, ganyan. So, yun. And, you know, I'm also very interested din kasi with sa execution and mounting ni Gian. So, yun yung gusto ko makita. Mm-hmm. Destiny, ikaw. Ako yung tayo muna. Kasi, ano. Kasi magbabanggit sa inyo. kasi nga, as a playwright, interesado talaga ako. Ano, kasi para siyang play, 14 sequences lang. Tama? 14 lang ba? Mm-hmm. 13, ganyan. So, gusto ko siyang matuto gawin. Kasi ako, pag nag-a-adapt talaga ako, ano, natatakot ako, nagbibiyak ako ng eksena na from a play into a film, sobrang daming biyak. Gusto ko makita kung paano in-execute ni Denise na yung ganitong konti lang yung sequences, pero right, how you adapt it into a type of film na kahit konti yung sequences, ma-execute pa rin siya. Right. Maraming salamat sa inyong generosity. And as we close this conversation, siguro ito yung pagkakataon na may share nyo sa amin, why should we watch your film? Isip nyo na. Dahil sa 40%. Why? Bakit namin kailangan panoorin ang inyong mga pelikula? Eve? Okay. Take your time. Nung college, may backstory lang ng konti. Nung college kasi, dun ako namulat sa maraming iba't ibang klaseng pelikula. Tapos isa sa mga napanood ko doon, na-realize ko na, pwede palang ganito. May ibang paraan pala, paano siya ikwento, paano siya ipakita. So, yun yung gusto kong mangyari din, yun din yung gusto kong maging experience ng audience. Na sana, yun din yung, kaya gusto ko rin i-invite yung mga tao na panoorin siya, na may ibang paraan, paano ipakita ang isang kwento from the usual. So, I think that's what they should watch out for. I think na sinubukan naming maging experience siya. So sana panoorin niyo po.
Thank you, Eve. Kevin? Para may pambait yung sa mga utak. Hindi, yun. Sige, manood sana kayo kasi Four of Spades. Part sila ng movie namin. Okay. So, acting? Your acting? Secret. Kailangan tuloy natin panoorin yan. That's it, Kevin. Thank you very much, Nigel. Kailangan yung panoorin. Or dapat yung panoorin ng Yours Truly, Shirley. Bukod sa ito yung comeback movie ni Mr. Gene Velasquez. At ito ang first full length ko. Sobrang personal nung story para sa akin. At saka, it's a film about grief, loss, pero told in a lighter way. Okay. So sana may maiwan akong experience or emotion sa audience. Yun lang yung goal ko sa film. Thank you very much, Nigel. Denise? Siguro ako magkakampay na lang ako for the entire festival. Okay. Not just Cinema One, but all festivals. Kasi nandun tayo sa point ngayon na napaka-exciting ng time ng cinema ngayon. That's right. Kung ang daming bumubukang opportunity, ang daming bagong modes of storytelling, modes of narrative, mixed genre. So, this is a very exciting time for Philippine cinema. And I hope people see that and watch films para makilala nyo ang emerging cinema ng Pilipinas. Ano yung, hindi lang emerging eh, pero yung sa ngayon, ano na yung cinema natin ngayon? Kasi dahil natin naririnig dyan, di ba, okray-okray, na parang, ganyan na lang lagi. Nanonood ka ba to begin with, yes, di ba? Right. Nasa ibang level na ngayon ng cinema, it's very exciting. So, please, please, tangkilikin natin yung mga festivals, not just this one, but all festivals. Kasi nandun ngayon yung energy. Ngayon, syempre, panoorin yung pelikula ko. Tama. Kasi bago ka mag-DTR sa relasyon nyo, kung nag-iisip kang mag-DTR, manood ka muna ng pelikula ko. Ganyan. Para medyo meron kang matutunan. But simplistically, I mean, most basic level, it's just so nice to fall in love. So, diba? Hindi ang papaka-intellectual. Diba? Sayang ma-in love. So, manood kayo nung pelikula ko. Tayo muna habang hindi pa tayo. Thank you, Denise. And thank you for saying that, Denise. Ha? Alam mo, naramdaman ko yan when I covered the Busan International Film Festival. Yes, it's very exciting. At sobrang lahat ng screenings ng Filipino films ay sold out. Lahat ng Filipino films. So, yung binabanggit mo, Denise, yes, parang I really felt that when I was there. So, dapat yung nandito, panoorin at suportahan natin. Kasi tayo lang naman mag-aangat din eh. Tama. So, diba? Medyo tipid-tipid ng konti sa baon, malapit na yung Cinema One. So, magtipid sana yung mga estudyante sa baon nila. Alright, thank you, Denise. Dustin, ikaw naman. Why should we watch your Utopia? Yung goal namin as yung casting crew, nagkasundo kami, isa lang yung goal namin is to invite our audience to contemplate on what's currently going on. Na, syempre, madaming patayan, daming corruption. I mean, huwag na natin, di ba? Let's not mince words. So, isa lang yung tinatanong ng pelikula namin. Sino magbibigay ng hustisya sa mga biktima ng mga gabing walang kometa? Okay. And pag tumingin tayo sa taas tonight, wala naman yung kometa doon. Walang parang divine intervention na magaganap para ma-ensure ang justice para sa lahat ng tao. So, yung mga biktima ng mga gabing ito, gusto ko lang na invite lang natin yung audience na pag-isipan yun. Alright. Thank you very much. Gia, please. Sa akin, pechay-pechay yun. Alam natin yan, diba? I mean, I think, I'm always obsessed with the kind of drama na hirap maghiwalay yung dalawang tao. At palagi ko yun yung inaano nung pelikula, yung parang, hirap na pinagdadaan, moving on ba yan? Or maghihiwalay pa lang kayo? Ghosting talaga yung, parang gusto ko bang hindi na magpakita sa buhay nyo eh hindi, or magpaparamdam ba ako? Right. So may ganong, tas yung approach nga niya sa palagay ko parang nakakatawa siya, tsaka nakakakilig at nakakaiyak at the same time. At feeling ko yun naman kasi yung danas natin. But more important, feeling ko yung nito, on a personal level, ngayon lang ako, after 3 films, gagawa ng film with gay characters front and center. Parang dati tinatanong ko yung sarili ko, bakla na nga ako, gagawa pa ba ako ng kwento tungkol sa mga bakla? At ngayon ko lang naisip, bakit hindi? Right. Bakit naman hindi? Pwede naman silang front and center. At
At kung gagawin ko na lang yun, di ba, parang kukuha pa ba ako ng artista na hindi naman bakla para lang sa star value? Hindi, doon ako doon sa bakla talaga at willing silang ano yung panindigan yun. At doon ako pinakna-excite. At makita lang yun sa screen, feeling ko, ako mismo, nung nakita ko siya, nung sinushoot namin, parang, wow, po pwede siyang mangyari. So, right. Ano yun, sana abangan nila. Alright, thank you, Gian. Maraming salamat sa inyong ani. Ako, I would usually interview actors and ask them, oh, kamusta yung role? Anong gawin mo dito? Gano'ng kasaya? Pero ngayon, it's so refreshing for me to hear yung mga kwento naman ng mga taong nagtitimo ng barko, yung mga directors ng mga filmmakers. You know, independent film has come a long way, and thank you to filmmakers like you, Gian, Dustin, Denise, Nigel, Kevin, and Eve, na nabibigyan tayo ng maraming options or choices sa ating mga panonoodin. Sabi nga nila, malayo na ang narating at marami nang napatunayan at marami na ring barriers na nalampasan ng independent filmmaking. And this November, Cinema One Originals is more than excited to present to you yung kanilang lineup for this year's Cinema One Originals. Kami, kaya namin. Ikaw, kaya mo? Thank you, guys!